Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay para naman po sa ating mga sising buntis na nasa kanilang third trimester at malapit ng manganak. At ito ay ang tinatawag na mucus plug o ang malagkit na parang jelly na lumalabas sa puwerta ng isang buntis. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na ngayon po ay nagpapanik na dahil lumabas na ang inyong mucus plug at kayo ay natatakot dahil baka kayo ay manganak na lang bigla? Gusto nyo bang malaman kung talaga nga bang manganganak na kayo kapag lumabas na ang inyong mucus plug? At gusto nyo din bang malaman kung ano ang dapat ninyong gawin kapag lumabas na ang inyong mucus plug? Kung ganon ay samahan nyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin ang lahat tungkol sa tinatawag na mucus plug ng isang buntis. Nurse Yasa, ano nga ba ang tinatawag na mucus plug? Ang mucus plug o ang malakit na parang jelly na clear white discharge na lumalabas sa puwerta ng isang buntis na malapit ng manganak ay isang collection ng mucus na nag-form sa cervical canal in early pregnancy. It blocks the opening of the cervix during pregnancy. Bakit po ba mahalaga ang mucus plug sa pagbubuntis? Mahalaga ang mucus plug sa pagbubuntis dahil ito ay ang nagiging seal to prevent bacteria and infection from getting into your uterus and reaching your baby. Sa madaling salita mga sisi, para itong isang nabuong harang o barrier between your vagina and your uterus. Nurse Yasa, bakit po ba natatanggal ang mucus plug ng isang buntis? Dahil nga naghahanda na ang inyong katawan para mag-labor, ang inyong cervix din ay nagsisimula ng maging malambot, manipis at open. At ito ang nagiging dahilan ng mucus plug ay lumalabas galing sa cervix and is being pushed out into your vagina. Kailan po ba lumalabas o natatanggal ang isang mucus plug? Karamihan sa mga buntis ay hindi pa natatanggal ang kanilang mucus plug until after ng 37 weeks of pregnancy. May iba naman na natatanggal na ito days or weeks after bago ang kanilang due date. Mahalagang paalala po mga sisi, kapag nakita na po ninyo ang inyong mucus plug na lumabas sa inyo bago pa man ang inyong 37 weeks, ay napakahalaga pong i-inform ninyo ang inyong doktor para ma-assess po kayong mabuti at masigurado ang safety ninyo ni baby. Ano po ba ang itsura ng mucus plug? Una, ito ay usually clear white or slightly bloody. Pangalawa, ito ay usually sticky at may jelly-like na texture. Pangatlo, ito ay mayroong 1 to 2 inches na haba. Pang-apat, ito ay mayroong 1 to 2 tablespoon na dami. Pang-lima, ito ay odorless o walang amoy. Nurse Yasa, ano po ba ang kaibahan ng mucus plug na discharge sa regular na vaginal discharge? Ang mucus plug na discharge ay mas makapal. Mayroon itong parang jelly-like na texture at mayroon itong clear white or slightly bloody na kulay. Samantalang ang vaginal discharge naman ay manipis at mayroon itong light yellow o puti ang kulay. Nurse Yasa, ano po ba ang ibig sabihin kapag natanggal na po o lumabas na ang mucus plug ng isang buntis? Kapag ang mucus plug ng isang buntis ay natanggal na, ibig sabihin lamang nito na ang kanyang cervix ay nagsisimula ng magdilate at efface. At ang kanyang labor is just around the corner or anytime ay maaari na siyang maglabor. Ngunit walang exact na time kung kailan ito mangyayari. Magsisimula na po ba agad ang aking labor pagkatapos matanggal ng aking mucus plug? Hindi pa rin po malaman ang exact na time na kayo ay magli-labor kahit na matanggal na ang inyong mucus plug. May mga buntis na nagli-labor agad ilang oras after matanggal ang kanilang mucus plug. At meron din namang ibang buntis na dumaan muna ang ilang araw at weeks bago pa sila nag-labor matapos matanggal ang kanilang mucus plug. Ibig sabihin, ang mucus plug ay isang indikasyon lamang na ang inyong cervix ay nagdilate at efface na at anytime ay may kasunod na itong labor. Ngunit hindi mo totally matukoy kung kailan. Nurse Yasa,
Ano po ba ang posibleng dahilan kung bakit natanggal ang mucus plug ng isang buntis? Una ay ang cervix softening and opening. Kapag nag-dilate na at nag-efface na ang inyong cervix para sa preparation for delivery, maaari na ding lumabas o matanggal ang inyong mucus plug na makikitang lalabas sa vagina. Pangalawang posibleng dahilan ay ang sex o pakikipagtalik. Safe naman po para sa isang buntis ang makipagtalik in the last weeks of pregnancy. Sexual intercourse can loosen the mucus plug. Pangatlong posibleng dahilan ay ang cervical exam. May chance din na ma-stretch o ma-irritate ang inyong cervix during sa inyong cervical exam na maaring maging dahilan na matanggal ang inyong mucus plug. Ano po ba ang aking pwedeng gawin kapag natanggal na ang aking mucus plug bago pa man ang aking 37 weeks? Kapag sa tingin ninyo mga sisi ay lumabas na po ang inyong mucus plug bago pa man ang inyong 37 weeks ng inyong pagbubuntis, ay napakahalaga pong i-consult ninyo ang inyong doktor para ma-assess po kayong mabuti at maiwasan po ang anumang maging problema para sa inyo ni baby. Nurse Yesa, ano po ba ang aking dapat gawin kapag ako ay more than 37 weeks na at lumabas na po ang aking mucus plug? Kapag ang inyong mucus plug ay lumabas na at kayo ay nasa more than 37 weeks na ng inyong pagbubuntis, ay ihanda na ang inyong sarili dahil anytime ay pwede ka nang mag-labor. Maging aware sa iba pang senyales ng labor para alam po ninyo kung talaga nga bang need na ninyong pumunta sa ospital. Lastly mga sisi, mahalaga pong ma-determine po ninyo kung talaga nga bang mucus plug na ang lumabas sa inyo. Dahil kapag ito ay lumabas bago pa man ang inyong 37 weeks, ay napakahalaga pong i-inform ninyo ang inyong doktor para maiwasan po ang anumang problema para sa inyo ni baby. Well mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys! Sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow at meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow at masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day!